Good day, everyone. Our topic for today is about water quality in the Philippines. And your instructor, this is Raylan Liboy Kibran. So what is water? Water is the most essential molecule on Earth. Bakit sinasabi na ang tubig ay isa sa pinakamahalaga na bagay sa mundo? Number one, life cannot exist without it. Karamihan ng nabubuhay sa mundo ay kinakailangan ng tubig para mabuhay. Pangalawa, human importance. Kung walang tubig, walang tao. Sapagkat sa araw-araw na pamumuhay ng tao, kinakailangan nito ng tubig. Sources of water. Maaring makuha ang tubig sa pamamagitan ng rainwater, sa ulan. Pangalawa, surface water. Ang halimbawa nito ay ang mga ilog, ang mga sapa, at dito kalimitan nagagaling ang ating inuming tubig sa surface water. At ang pangatlo, sa groundwater, ito ay kalimitan na pinagkukunan sa mga hindi accessible na mga areas tulad ng mga nakatira sa mga kabundukan. Ito yung hindi naseserbisyohan ng mga water districts natin. So dumako naman tayo sa water at kung ano yung kaugnayan nito sa kalusugan ng tao. Paano nga ba masasabi na ang tubig ay safe? Una sa lahat, safe ang tubig kung ito ay walang tinatawag na pathogenic agents. Pag sinabi natin pathogenic agents, ito yung mga bacteria, bad bacteria at viruses. Tinatawag na pathogen ang isang microorganism kapag sinisira nito ang host na kanyang tinitirhan. Pangalawa, free from harmful chemicals. Hindi ibig sabihin na ang tubig ay galing sa bundok ay masasabi na nating safe. Dahil hindi natin alam kung yung tubig, ang pinagalingan niya mula sa itaas, ay may kahalo palang mga chemicals. Hindi natin alam, baka merong pagmimina sa itaas ng bundok. Kaya mas mabuti na ipasuri ang tubig kung ito ba ay merong mga harmful chemicals na nakakasira ng kalusugan ng tao. Pangatlo, maaring masabi na ang tubig ay safe kung ito ay pleasant to taste. Ibig sabihin merong masarap na lasa. And free from color or odor. Walang mabahong amoy at wala rin siyang kulay. At pang-apat, it is considered the safe water if it is usable for domestic purpose. Kung yung tubig ba ay nagagamit sa pang-araw-araw, pwedeng inumin, pwedeng paligo. Itong apat na salik para sabihin na safe water, hindi pwedeng yung isa lamang ang mawala. Katulad ng sabihin natin, masarap yung lasa ng tubig. Wala siyang kulay, wala siyang amoy. Pero hindi natin alam meron pala siyang pathogenic agents. So hindi ibig sabihin na masarap yun, meron pala siyang pathogens, hindi safe yung tubig. Water requirements for human. For drinking purposes, an average requirement for a person per day is 2 liters. And for domestic purposes, we have 150 to 200 liters per person per day. Ito naman yung global water use, yung pandaigdigan na paggamit ng tubig natin in different fields. Ang pinakamalaki na pinagagamitan pala ng tubig ay ang agricultural water, which is 76%. Alam naman natin na ang agrikultura ay isa sa pinakapangunahing pangangailangan ng tao, pagkain. Kaya pag dumarami ang tao, kailangan natin ng agricultural lands. At pag kinailangan natin ng agricultural lands para sa pagkain, kailangan natin ng mas mataas na level ng tubig na dapat gamitin. 11% lang ang municipal water. Ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. At ito namang 13% yung industrial, which is used for washing, cooling, processing, transporting, or maybe fabricating of a product. Dumako naman tayo sa water infrastructure. Ito yung tinatawag natin na water cycle, but with human intervention. So, nakita nyo sa ating picture,
mula sa water resources, katulad ng rivers, which is the surface water, rainwater, lakes and marshes, pwede siyang dumaan direkta sa water treatment o kaya naman sa dam. Papunta water resources, papuntang dam, at pwedeng i-convert siya into natural energy sa pamamagitan ng hydropower. At yung tubig na dumaloy doon ay nagkakaroon ng treatment bago muna siya pumunta sa municipal water uses. At pagkatapos na gamitin yung tubig, maaari din itong magkaroon ng wastewater treatment upang sa ganun magamit muli yung tubig. So nakikita nyo, treated water, recycle into industrial water, papunta sa agricultural lands or sa agricultural uses, into landscape, and then balik na naman sa municipal water. Ganun din sa seawater resources, pero medyo advanced itong technology sa ibang bansa. Wala pa tayong ganitong teknolohiya dito sa ating bansa. Na mula sa seawater ay pwede magkaroon ng proseso na tinatawag na desalination. Ibig sabihin, naalis yung alat, kukunin yung tubig tabang, and then diretso na siya sa water treatment at pwede na siyang gamitin ng ating municipal. And so on, mabalik na naman siya, re-recycle, o kaya naman ay bumalik sa rivers natin, sa water resources natin. So that is our water infrastructure in general. Ito naman yung examples ng sources ng water contamination. Nakikita nyo sa kaliwa, merong kabahayan, meron silang taniman, gumagamit sila ng pesticides and fertilizer, pwede yung mapunta sa ating mga surface water na alam naman natin, isa itong source ng ating tubig. Makikita din natin yung underground storage tanks, yung seepage na galing kalimitan sa mga pabrika, lalong-lalo na sa agricultural, na yung kanilang mga dumi mula sa kanilang pabrika ay napupunta sa tubig natin. So pwedeng maging source ng water contamination. Makikita rin natin yung bahay sa gitna. So yung kabahayan na pwedeng malapit sa mga surface water natin, wala namang ibang pupuntahan yung dumi, kundi sa mga ilog at sapa. So nakikita nyo yung ating surface water, river, lake, stream, magkakaugnayan, lalong-lalo na yung ating groundwater, na hindi ibig sabihin yung chemicals discharge natin sa lupa ay safe na. Hindi. Yun ay maaaring pumunta sa ating mga groundwaters. At yung groundwaters natin ay halos nakakonekta lang din yan sa ating mga surface water. Kaya napakadelikado na basta-basta tayong magtapon ng mga pesticides sa ating mga lupa. At syempre, hindi pwedeng basta lang tayo magtambak ng mga basura sa lupa. Dahil alam naman natin, pwedeng makaapekto yon sa ating groundwater. Ayon dito sa picture na pinapakita natin. So ilan lang naman yan sa sources ng water contamination. Dumako naman tayo sa total population ng Pilipinas. Meron tayong higit na 109 million total population. At ang problema natin, 3 million yung may lack access to safe water. At 7 million naman yung lack access to improved sanitation. So napakalaki pa rin. So hindi lahat ay nabibigyan ng access sa safe water. So yan ang isa sa pwede nating solusyonan. So dito na tayo dadako sa pinaka-topic natin, kundi itong Republic Act 9275. Isa sa pinakamahalaga na batas ng ating gobyerno patungkol sa clean water o malinis na tubig. Ito ay naaprobahan noong taong 2004. So ano ba ito? Bakit kailangan ng Clean Water Act? So nakita man natin kanina, marami tayong problema, lalong-lalo na sa sanitation at lalong-lalo na sa inuming tubig natin na hindi pala safe. Kaya nabuo itong batas na ito upang masolusyonan yung ating mga problema tungkol doon. So as early as 1996, monitoring of the country's rivers showed that only 51% of the classified rivers still met the standards for their most beneficial use. Ibig sabihin 51% pa lang yung mga ilog natin ay namimit pa yung standards, ibig sabihin yung pwede pa siyang gamitin for safe usage. 51% na lang. At yung 49% ng kailugan natin ay already polluted na. Why? Because of domestic, industrial, and agricultural sources. So yan, napupulyot
Yung 49% halos kalahati na, 1996 pa yan, kalahati na halos ng ilog natin ang naapektuhan. Dahil sa paglaki ng ating populasyon, kailangan natin ng mas maraming tubig. Ngayon, 31% pala ng sakit na nakukuha ng ating bansa o ng ating mga kababayan sa ating bansa ay may connection sa polluted waters. Ibig sabihin pala, malaki yung konsyento na nagkakasakit tayo dahil hindi safe yung tubig na ininom natin, na ipinapaligo natin, o ginagamit natin sa pang-araw-araw. Dahil nakita natin, halos kalahati na pala. Yung ating mga ilog hindi na safe gamitin. Kaya nakakatakot din na basta-basta uminom tayo sa gripo. Kahit pa yan ay treated ng chlorine, hindi natin masasabi. Lalong-lalo na yung mga nabibili natin sa... Lalong-lalo na yung mga nabibili natin ng mga tubig in a water jug. So, mas maganda na ipatest natin yung mga tubig natin na bibili sa mismong water district para malaman natin safe ba yung binibenta talaga. Kasi, actually, yung mga problema ngayon sa mga nabibili na tubig galing sa mga water refilling ay hindi masyado namumonitor. Meron dyan mga, yung mga filter na ginagamit sa water refilling, hindi nililinis. May mga water refilling station, every 3 months magpapalit ng filter, maglilinis. So, napakadelikado yun na basta-basta tayong uminom. Kaya dapat alam natin o kung meron tayong panahon para ipatest yung tubig sa mga water district natin na malapit, gawin natin para malaman natin kung safe ba talaga yung iniinom natin. Yun lang ang tanging paraan eh. Ipatest kung talagang standard yung iniinom natin. Alam mo yung objectives ng Clean Water Act? Number 1, to develop and implement. Implement a national program for the protection, preservation, and the revival of quality of the country's fresh, brackish, and marine water resources. So, hindi ibig sabihin lang na ang pinoproteksyonan lang natin ay yung mismong pangangailangan ng tao. Nakasaad din dito, pinoproteksyonan din natin yung water resources natin na pinamamahayan ng ating mga marine animals, marine plants, at syempre yung ecosystem doon mismo sa ating water resources. Pangalawa, to protect the water bodies. To protect the country's water bodies from pollution from land-based sources. Sabihin, pinaproteksyonan ng batas na ito na hindi magkaroon ng pollution yung ating water bodies, lalong-lalo na yung mga ating surface water na pinanggagalingan natin ng ating inumin at domestic use of water. Pangatlo, to provide strategies, prevention, and minimize pollution. So itong batas na ito ay nagbibigay ng mga preventive measures, mga activities para maiwasan natin yung pagkakaroon ng pollution sa tubig. So yun lang yung tatlong objectives ng ating Republic Act 9275. Ano ba yung highlights ng Clean Water Act? Kasi napakahaba nito. Pero kailangan nating malaman yung mismo ano ba yung pinagbabawal, ano ba yung pwede nating isang panakaso sa mga o mga penalties na matatanggap ng mga violators. So dito natin yung i-discuss. How will water quality be managed? Management of water quality will either be based on watershed, river basin, or water resources region. Water quality management areas with similar hydrological or geographic condition, which affect the reaction and diffusion of pollutants in water bodies, are to be designated by the DNR in coordination with the National Water Resource Board. Sabihin, yung management ng ating water quality ay under sa designation ng DNR, Department of Environmental and Natural Resources, with coordination with NWRB, which is the National Water Resources Board. Who will manage this area? Sinabi natin kanina, DNR. Yung DNR, mayroon siyang designation para i-manage yung isang area. Pero yung buong management ay localized. Ibig sabihin, yung multi-sectoral governing boards na meron sa LGU, sila mismo dapat yung magkaroon ng pakialam kung ano ba yung dapat na gawin sa kanilang water resources. Who are the members of the governing board? Governing boards shall be composed of representative of mayors and governors, as well as local government units,
representatives of national government agencies, and duly registered non-government organization, the concerned water utility sector, and the business sector. So, ibig sabihin, hindi lamang yung mismong LGU, hindi lamang mayor ang sinasabi na dapat mag-manage ng ating water resources. Sinasabi dito na mayroong tinatawag na governing board. At itong council na to, member dito ang mayor, ang governor, ang national agencies, hindi lang DNR. Pwede magtalaga ng iba pang national government agency, pwede ang DPWH, depende sa bubuin na council. So nakalagay rin dito yung mga non-government organizations. Ibig sabihin, yung mga nagparehistro ng mga non-government organization ay pwede makilahok upang pag-usapan kung paano ba i-manage yung ating malinis na tubig. Ano ba yung function ng governing board? Kung nabuo na yung council na yun, may mga members na, ano naman yung ginagawa nila? Ang ginagawa ng governing board ay mag-formulate ng strategies at policies para maging effective yung pag-implement ng Clean Water Act. So, ibig sabihin pala, kailangan buuin yung board na ito o yung council na to sa mga local government units. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng tamang pagpaplano, tamang pag-implement ng batas na ito. So, how will discharges of wastewater be controlled? All owners or operators of facilities that discharge wastewater are required to get a permit to discharge from the DNR. Existing industries without any permit are given 12 months from the effectivity of implementing rules and regulations promulgated pursuant to this act to secure a permit to discharge. Ibig sabihin, lahat ng mga facilities na nag-discharge ng dumi mula sa ginamit nilang tubig ay kailangan pala ng permit to discharge. So ito pa lang, batas na ito, nire-require lahat daw. Kaya ang pinaka-question dyan, isa sa problema natin ngayon, yung mga bigla nag-emerge na mga palaba. Diba? Yung mga palabahan. Mabayad ka, palabahan yung damit mo. Within 3 hours, pwede mo nang kunin yung damit. Pero ang tanong, meron kayang discharge permit ang mga to? So malaking question yan. No, pwede ng pag-aralan o bigyan ng focus ng mga estudyante gaya ninyo. Na baka pwedeng gawan ng pag-aaral. Magkakaroon ba ng may permits ba to discharge itong mga ganitong establishment? So yan ang dapat natin silipin. Yung mga malalaking fast food chains, mga kainan, una natin hanapin, may permit to discharge kaya sila from the DNR? Isipin natin, saan ba nila tinatapon yung mga wastewater nila? So lahat ng facilities na nagdi-discharge ng wastewater, kailangan pala ng permit. Hindi basta-basta. Tayo ka ng business, kapag alam mo na meron kang i-discharge na chemicals o kaya naman may di-discharge kang wastewater, kailangan palang kumuha ng permit. Hindi basta-basta. Kaya kung hindi natin alam tong batas na to, kailangan nating pag-aralan mabuti upang hindi tayo magkaroon ng violation in the near future. Ito yung example ng wastewater discharge permit. So nakalagay dito yung pangalan, yung address, and then yung parameters nakalagay rin dito. Nakalagay din dito na non-compliance ng conditions na nakasulat under the 9275 or Republic Act 9275 ay pwede magkaroon ng multa mula 10,000 to 200,000 per violation. Per violation. Sabihin, halos lahat ng mga nakalista dyan, kung meron ka man na violate, isa man lang dyan. 10,000 to 200,000, napakalaki na halaga para pagbayaran mo yung iyong violation. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung naiisip kayo ng mga businesses tulad na lang ng babuyan, na alam naman ninyo na malapit kayo sa tubig, ay huwag nyo nang ituloy. Kung itutuloy ninyo, magbuo kayo ng permit, paano nyo gagawa kayo ng paraan, paano nyo i-dispose yung dumi para hindi dumaloy sa ilog o sapa. Dahil pag meron lang isang, kahit isang tao na kumakaso sa inyo,
na pwede kayong bigyan ng parusa talaga pag nagpatay ka ng babuya na malapit sa tubig. Dahil ito, nakalagay sa batas, 9275. So malalaman natin sa susunod na slide, ano ba yung mga pinagbabawal ng batas? Yan, unang-una, discharging or depositing any water pollutant to the water body, which could cause water pollution. Hindi pala pwede na mag-discharge tayo direkta ng dumi sa ating mga water bodies. Kapag ito'y nakakabara, bawal din yun. Nakabaraan mo yung water flow. Dumi ng baboy, direkta sa ilog, bawal yun. Magkakaroon ka ng violation sa batas. Letter B, discharging, injecting, or allowing to enter into the soil anything that would pollute groundwater. Diba? Ngayon lang natin nalaman itong batas. Pangalawa pala, hindi tayo pwedeng mag-discharge ng dumi. Ididirekta natin sa lupa na maaaring makaapekto sa groundwater. So, hindi pala pwede yung basta lang tayong magbubungkan ng lupa, gagawa ng puso negro, at yun pala, di natin alam, may groundwater pala. E biglang may tao na nalaman itong batas na to. Nireklamo kayo ngayon. Kaya huwag kayong basta maglalagay ng kahit anong discharge direkta sa ilalim ng lupa. Alamin nyo muna kung may groundwater ba na malapit sa inyo, may bubon, mayroong wells, huwag na huwag kayong maglalagay ng puso negro na malapit. Bawal yun. Letter C, operating facilities that discharges regulated water pollutants without the required permit. Ito na nga yung sinasabi natin kanina. Lahat ng facility na nag-discharge ng water pollutants na walang permit ay bawal. Letter D, disposal of potentially infectious medical waste into the sea by vessels. Bawal mag-dispose ng mga medical waste. Kaya kung pansin niyo, may sariling waste facility, management facility ang mga ospital. Mayroon silang sariling lalagyan ng mga medical waste. Si bawal yun i-dispose lalong-lalo na by vessels. Ibig sabihin yung itra-transport mo, yung infectious medical waste, bawal yun. Letter E, unauthorized transport or dumping into waters of sewage, sludge, or solid waste. May nakita kang truck o kaya tricycle o hauler, mabaho, dumi ng manok, bawal yun. Bawal mag-transport ng dumi ng manok na hindi treated. Ibig sabihin yung may amoy, nilalangaw pa, bawal yun. Pwede mong sitahin yun, bawal yan. So mamaya, malalaman natin ano ba yung mga penalties. Ito, pinabanggit pa lang natin yung mga bawal. Letter F, transport, dumping, or discharge of prohibited chemicals listed under Republic Act 6969 or toxic chemicals, hazardous, such as oil and nuclear waste. Kung bawal nga yung pagdumi, lalong-lalo na yung mga chemicals. Bawal i-dumping kung saan-saan. Letter G, discharging regulated water pollutants without the valid required permit. So kanina nabanggit na rin yan. And then refusal to allow entry. Ito yung pinakamahalaga. Refusal to allow entry, inspection, and monitoring as well as access to reports and records. Pumunta ang DNR sa bahay ninyo. Ayaw ninyong magpapasok. Ayaw ninyong ipa-inspection yung lugar ninyo. Ipa-monitor. Bawal din yun. Pwede kayong kasuhan kapag hindi nyo pinapasok isang sangay ng gobyerno na mag-i-inspect sa inyo o sa business ninyo para i-access yung report at records ninyo. Hindi pwede na hindi nyo papasukin. Refusal or failure to submit reports or designate pollution control officer. Kung hindi ka mag-submit ng report, kung may permit ka, hindi ka nagsasubmit ng report, pwede ka pa rin makasuhan. Letter J, directly using booster pumps in the distribution system or tampering with the water supply in such a way to alter or impair the water quality. Sabihin, yung paglalagay ng mga water pumps at biglang lumabo yung tubig, naapektuhan yung supply ng tubig, nagkakaroon ng impair ng water quality. Hindi yun pwede. Letter K, operate facilities that discharge or allow to seep through grave negligence prohibited chemicals. Kung mag-operate ka pala, mag-operate ka ng facility na inaalaw mo yung pagdaloy ng dumi at hinahayaan mo yung ganong sistema na pagdi-discharge ng dumi sa tubig o kaya sa lupa, ay bawal yun. Letter L, undertake activities or development and expansion of projects or operating wastewater treatment
So pag meron kang activities ng expansion, mag-expand ka ng iyong operation, ng iyong facility. Hindi pwede yung basta-basta mag-expand. So dito na tayo, Section 28. Fines, damages, and penalties. Fine. Yung binanggit natin kanina, magkaroon ka ng violation sa mga binanggit natin, 10,000 to 200,000 pesos per day of violation. Sabihin, dumumi ka sa tubig, isang araw, 10,000 na yun, depende sa ipapataw sa'yo. Kung gaano karaming dumi yun, nilagay mo sa tubig. Subject to the pollution adjudication board. So, i-aprobahan pa yung violation mo. Gross violation. Failure to undertake clean-up operation. Dumumi ka. Pinagsabihan ka na kailangan mo rong linisin. Pero hindi mo ginawa. Failure to undertake clean-up operation is inclined to imprisonment 2 to 4 years plus 50,000 to 100,000 pesos per day of violation. Kung ibabuyan ka, pinagsabihan ka na ng DNA, kailangan mong linisin yung dumi mo, kailangan mong ayusin yan. Kung hindi mo ginawa yung pag-clean up, eh pwede ka makulong. 2 taon hanggang 4 taon. May dagdag pang 50,000 to 100,000 per day na binayolate mo yung batas. Pangalawa, failure or refusal to clean up which results in serious injury or loss of life. Kuwari, di mo nga sinasadya, dumumi ka sa ilog. Kasi ang makichunchan mo eh, dumumi ka sa ilog. Yun pala, may bata pala na medyo malapit-lapit dun sa ilog. Eh nakain pala yung dumi. Ngayon, yung bata na yun, nagkaroon siya ng contamination sa katawan. Maaaring nagkasakit siya, nag-injury o kaya nawala ng buhay. Kapag nakita yung result na ganun at napatunayan, ikaw talaga yung nagdumi sa area na yun, ay pwede kang makulong ng 6 hanggang 12 taon plus 500,000 pesos per day. So napakalaki. Dumumi ka lang sa tubig, pwede ka pang makulong. Kaya iwasan natin yung basta dumudumi tayo kung saan saan. Who should implement the Clean Water Act? Of course, the DNR, which is the primary government. Pero hindi lang siya, kundi meron din tayong Philippine Coast Guard to enforce the water quality standards in marine waters. Hindi naman pwedeng DNR lang. Siyempre, pagbabantay sa ating malawak na katubigan, kailangan ng Philippine Coast Guard. Department of Public Works and Highways. Siyempre, yung Public Works and Highways, sila yung nagpo-provide ng sewerage and sanitation facilities. And safe collection, treatment, and disposal of sewage within the area of jurisdiction. Kailangan ng DPWH. Hindi lang naman kalsada yung trabaho ng DPWH. Pangatlo, yung Department of Agriculture, dahil alam naman natin, nakita natin kanina, 73% ng katubigan ay ginagamit para sa agrikultura. So isa sila sa dapat mag-implement ng batas at mag-formulate ng guidelines kung paano ba mare-reuse yung tubig na ginagamit sa mga irrigation or other agricultural uses, paano ba makokontrol yung pagkaroon ng pollution mula sa ating agricultural activities. Of course, the Department of Health shall set, revise, and enforce drinking water quality standards. DOH, sila magsiset. Ito ang dapat na standard ng tubig. Sila mag-i-implement na ganito dapat yung mga. Siyempre, Department of Science and Technology ang mag-i-evaluate, mag-verify, at mag-disseminate ng pollution prevention at paggagawa ng mga teknolohiya upang magkaroon pa ng pag-asa itong ating mga polluted na katubigan. Of course, the Department of Education, the CHED, the ILG, and Philippine Information Agency. So these departments shall prepare and implement a comprehensive and continuing public education. So ito na yung pinag-aaralan natin under tayo ng CHED at sa subject na to. Ito yung aming obligasyon para ipaalam sa inyo na itong batas natin kailangan nating malaman. Kasi ayon sa batas, hindi pwedeng sabihin mo, ay hindi ko naman po alam yung batas, hindi mo pwedeng sabihin. Once na ang batas ay in-implement, kailangan yung ipatupad at hindi excuse ang sabihin mo na hindi ko po alam yung batas. Kaya dapat nating pag-aralan kung ano ba yung mga batas na meron tayo para hindi tayo magkaroon ng violation. At yun lamang, sana ay marami kayong natutunan at magandang araw sa inyo lahat.